Google kay Direct Joyce. Nag-start, nag-maripar si Direct Joyce, Jezebel, si GMA. Ano niya ako doon para PA. PA niya ako doon sa ano, sa ano. So, alam ko na yung ginagawa ng, alam ko na yung pagod ng soap. So, gising ka, 5 a.m. pull out, pack up ng 5 a.m. pre-prod ng ano, 2 p.m. ba? Diba? Parang isa siyang, yung TV isa siyang ano eh, time-consuming ano eh, project. So, after nun, so ako, bilang PA, pagod na ako noon. Pero nagpaparin lang ako ng artista, nag-ID lang ako, kumukuha lang naman ako ng mga ano, talents, nagpa-block ng talents. Pagod na ako bilang PA, so naisip ko, paano pa kayo pag ikaw yung director? Na, effect sa amin rito. So, lalo effect sa amin yun, hindi naman tumataas yung sweldo namin bilang PA, di ba? O, oh, eh, ano kayong 40%, ganun din naman, 5 a.m. pa rin tayo gigising. Yung sweldo natin ganun pa rin, di ba? So, parang after nun, parang sabi ko sa sarili ko, hindi ako mag-direct for TV. Kasi parang, hindi talaga, kasi naging routine siya, parang gagawin ko lang, parang gano'n, hindi gising ng 5, ganyan-ganyan. So, parang nawawala yung, ano ko, nawawala yung love ko sa trabaho. Parang, nagiging masungit ako, mas maugali ko, tumataba ako, kumabakit ako, ganyan. Tapos, hindi ko in-expect na tatanggapin ko siya. Kasi sinabi ko talaga sa sarili ko, hindi ako mag-TV. Gaya nung pagsabi ko dati na hindi ako mag-advertising. Kasi unang trabaho ko, advertising. Pero sinabi ko sa sarili ko, hindi ako mag-advertising. Kasi nagkaroon ako masamang experience bilang intern. Pero nag-advertising pa rin ako. So siguro, uso sa akin yung kinakain kayo sinasabi ko. So, nung nag-TV, nung hinain sa akin ni Sir Deo, ang unang binigay niya kasi, una, isa siyang soap ni Nate, ni Nadine, tsaka ni James, ng Jadine. Eh ako, hindi naman ako sobrang fan ng Jadine, pero nagustuhan ko sila sa Diary ng Pangit. Na-excited ako sa love team nila. In fact, nung pagkapanood ko ng Diary ng Pangit, hindi ko sila kilala. Kailangan ko si James Sheet bilang PBB. Hindi ko kilala si Nadine. Wala akong, ano, hindi ko alam na ano siya, kung ano siya dati. Pinanood ko siya bilang support kay Direk Andoy. Bilang friend at bilang first, alam ko first or second movie niya yata yun. So, na-excite ako dun sa ano. Kasi sino tong dalawang to na parang wala namang pangalan. Pero, kung maka-capture ng kilig dun sa mga tao. So, yun. So, naalala ko, sabi ko pa nun kailan na parang gusto kong makagawa ng ano, pelikula with them. Sana. Kahit kay ano, kahit malayo. So, kaya nung hinain ni, ano, ni Sir Deo, JD, so parang wow, mag-soap sila, first soap nila. Pangalawa, May San Francisco. Oo, eh, mahilig akong mag-travel eh. Travel bug ako eh. Any chance I get na makapag-travel, ina-grab ko. Home siya, hindi siya yung drama. So parang, perfect na perfect siya sa akin. Except that, TV siya. So, pero after no, nag-usap kami ni Sir Erickson of Cornerstone. Tapos parang sabi niya, kung gusto mo talaga siya, iway mo, kasi baka naman, ano eh, bilang rom-com siya, maklose siya sa heart mo. Wala naman siyang patayan, wala siyang kidnapan, sabugan. So, parang bagay so naman siya sa akin so far. Hindi, feeling ko naman wala. Tapos, ayun, tapos nang start na ako mag-TV, nung umpisa, parang naaano ako, naaaning ako, kasi syempre, from pelikula na ang, oo, kinuhunan mo lang sa pelikula, 4 to 10 sequences a day, makikita mo yung breakdown, 35 sequences. Pero hindi ka nagdalawang isip direct to accept the TV or merong may hesitation kasi first soap ko eh, wala akong alam sa pagdidirect sa TV. Sobrang saludo ako sa mga TV directors kasi ang galing nila, pa paano nila nagagawa yung pag-shoot sila ng 30 sequences kasi hanggang ngayon nakaka-23 pa lang ito.